Pagbasa mula sa unang akta ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumuport na masamang bibig. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Hari Antioco. Siya'y isa lang ang bihag sa Roma bago nagmana ang kakayahan. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahon na ni Antioco, may binitaw ng mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaktif pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita na hindi makipagkasundo kundi pawang pamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilang sa kanila'y agad na punta sa hari upang humingi ng pangintulong na sumunod sa mga pangtuni ng hili. Pumayag naman ang hari, nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hindi. Bumawa sila ng paraan para makawali ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang pinaligtaan. Ano pa ang isa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hindi? Ang hari ay nagkalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niya maging isa at tuntunin sa bansa. Kaya pinagbawal niya ang dating kautusan at ang rebelyon. Lahat ng hindi ay sumakayo at marami rin Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahay niya. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalakastangan ng walang pakantay sa altar na pinagsusulugan ng mga hari. Nagpatayo rin siya ng mga tangkalang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga karatang bahay at mga lansana, pinagsusunod ng kanyang ang mga tao. Lahat ng makita ng mga balonggo ng kautosan ng Diyos ay sinira at sinunod. At ang sinumang mahuling nagtatanggay ng balonggo ng ipan o sumusunod sa kautosan ay pinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi
Nakakita ko lang. Bahagi ng mga salat
at nagsasalamat sa Diyos. Sumunod kay Jesus at nagsasalamat sa Diyos. Bahagi na po na patuloy na ang araw na ay yung pagsunod sa Diyos at ang pagpasalamat sa Kanya. Sabi mo na po at sa pagkakataan ng pagliliwag na pagkasama ng Kristo ang ito ay hindi na tayo ito kung pa-materialism. Noong 1921, ni Paul Paris Leleve, sorry, Paul Leo Leleve, medyo ako, naging ito ako, Paul Leo Leleve o Paul Paris. Pagin pa sa dalawa. Noong 1921, para labanan ang materialismo. Kasi yun ang isa sa mga bagay na nagdalayo sa atin sa Diyos. Kaya po, nung isa ay nawawala kami yung pagkakasalapan. Kasi hindi nakikita yung bigay ang ating pagkito. Na ito'y bigay ng Diyos. At isa rin po kadahilan kung bakit po sa Europa ay tatawagin ang mga pasyon sa Europa at Amerika, nakawagin ang mga pasyon sa pagpapari at pagmamahal. Napakalalaki na kanilang seminaryo doon. Pero kakalap ka rin. Kasi wala na pasyon. Kaya po kung isa hindi pa nga may dalang barko sa Pilipinas, gawa ka rin. Materialism. Mas nakita yung mahalaga na kayamanan ng pagiging na ito. Kayamanan ng pagiging na ito na nakikita rin na kayo na ayaw naman gawin niya na makabalong teknolohiya. Mapagaling ang mga mata. Makakita ang mga mata. Kaya ito mo naman ang pakita ko natin na kung bakit natin hindi ng kapatala dahil yung kapistahan ng Kristo Hari para labanan ang lahat ng ito ng materialismo na naging bahagi niyo ng pag-ilos ng tao. Ang iyo muna ay ang material na bagay. Kaya,